seryo lang ang lalaki dito sa mundo na minahal ko. At natatanging lalaki na kinamumuhian ko. Bakit ba ako pumunta dito? Para saan pa? Mahilig ka ba sa teatro? Italianong estilo nito. Ginawa ito noong 1917. Naririnig mo ba ako, Belia? Patawad. May sinasabi ka ba, Gustavo? Tinatanong kita kung nagustuhan mo itong teatro. Hindi ko alam kung anong lugar na to. Kundi dahil sa mga librong pinabasa niyo sa akin, hindi ko malalaman ang bagay na to. Kung ganun, sana masihang ka. Isa itong engrandeng gala. Nakikita mo ba kung gaano kaeligante ang mga tao? Ang wala niya. May sinasabi ka? Ang ganda pala dito sa teatro. Nandito na ako na nakabistida na parang isang tunay na babae. Parang panaginip ito. O parang isang masamang panaginip. O yan. Tingnan mo siya. Kamukha niya talaga si Marimbar. Pwede ba, seryo? Tama na. Pakiusap, titigan mo siya. O diba? Tama. Magkamukha nga sila. Pero ang pagkakaiba nilang dalawa ay higit pa sa araw at gabi. Sino kaya ang babaeng yan, Arturo? Hindi natin alam pero hindi siya yung babae sa inyo. Alam mo bang, sa tuwing nagkakatitigan kami, iniiwas niya yon na may galit sa kanyang mga mata. Totoo ba yan? Ngayon, kumbinsido na talaga ako na baliw ka talaga kay Marimar. Hindi mo may tatanggi na kamukha niya siya, Arturo. Nangyayari naman ang ganyan. Sabi nila, lahat tayo ay may kamukha. Alam mo, kung hindi ko lang alam kung nasan ngayon si Marimar, masasabi ko talagang siya nga ang eleganteng babae niya. Tama na nga yan, seryo. Nakikiusap ako. Naguguluhan siya. Nakilala niya ang mukha ko. Pero hindi siya makapaniwalang ako ang Marimar na kanyang iniwan noon. Ay, Seryo Santibanez. Darating ang araw na ikaw at ang pamilya mo ay pagbabayaran lahat ng mga ginawa niyo sa akin. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa espesyal na pagtatanghal na ito. Magsisimula na po tayo. Magsisimula na ang palabas, Belia. Magsisimula na. Aking iha. Eh, hindi ako makapaniwala sa'yo. Akalain mo, nagawa nila ito sa'yo? Ikaw ba talaga yung bata sa Dalampasigan na dumating dito dati? Yung may kasamang maliit na aso? Ay, utang ko itong lahat kay Don Gustavo. Oh. Nakatuwaan niya ako. Nagbuho siya ng napakaraming oras para ako'y turuan. Kumuha pa siya ng mga guro. Pero siyempre, nagsikap yun ako matuto sa kanila. Buti naman. Ang galing mo na ngang magsalita. Pino ka na nga kung kumilos ngayon. Marami pa nga akong dapat matutunan sa kanila. Teka muna bago ko makalimutan. Iwan mo sa akin ang direksyon at telepono, ha? Para matawagan kita. Sige, iwan ko yan. May balita na po ba kayo kay Padre Porres? Oo, sumulat na siya. Nangungumusta lang naman. Hindi ko pa siya sinasagot, pero kung sakali, sasabihin ko sa kanyang malaking pagbabagong ginawa mo sa sarili mo ngayon. Tama. Siguradong matutuwa siya. Ibigay niyo rin sa akin ang address niya para masulatan sige. Ko rin siya. Ibibigay ko sa iyo, iha. At teka nga, ano nang ginagawa mo dun sa bahay? Wala akong ginagawa. Yun ang aking inaalala.
Kung ganun eh, bakit nandun ka pa? Yung may-ari ng bahay, gusto niya akong maging mas pino pang kumilos. Mm. Gusto niya akong mag-aral. Ay, naku, iha. Napakabata mo pa nga at talagang napakaganda. Pero ang alagaan ka at bigyan ka ng pansin ng isang matandang lalaki, nakakapagduda. Ay, para ko na po siyang ama. Baka naman iba talaga ang gusto niya sa'yo, ha? Ay, Aling Sofina, huwag niyo pong isipin niyo. Oh, baka naman umiibig na sa'yo matandang yun. Unang desisyon ko na gawing kagalang-galang na babae ang si Belia. Kahit kapalit nito ang buhay ko, gagawin ko yun. Yung may-ari ng bahay, pinatrato niya akong parang isang anak. May respeto siya sa'kin. Magkakaroon ka na ng anak, hindi ba? Tama, Aling Josefina. Doon sa lalaking lumoko sa'yo. Sa lalaking nagpakasal sa'kin. At pagkatapos, iniwan ako. Alam ba niya ang tungkol sa anak niyo? Hindi. At wala akong planong sabihin sa kanya. At sino naman ang magpapalaki sa inyong anak? Ako lang. Alam ba nung amo mo tungkol sa bata? Oo, alam niya ang lahat. Talaga? At tanggap ka pa rin niya? Ganun ba? Mukhang interesado talaga sa'yo, ha? Gusto ka niya talaga. Hindi, ano bang sinasabi ninyo? Nagkakamali kayo. Mabait siyang lalaki, tama? Tama. Napakabait niya. Maganda kung papansinin mo rin siya at kung sakaling magsasabi siya na nilolob sa'yo. Para ito sa magiging anak mo. Eh, hindi pwede. Hindi ko gagawin yan. Mas gusto ko pang mamatay sakali kasama ang anak ko. Isa lang ang lalaking aking mamahalin. Hindi na ako magmamahal muli. Aling Josefina? Ako to, Aling Josefina. Gusto ko kayong makausap. Si Sergio. Yung manlalaro ng football na nakatira sa kabila. Halika, sumama ka. Halika, ipapakilala kita sa kabila. Hindi po. Halika na. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na si Belia ang anak niya. Pero si Belia, pwede kong sabihin sa kanya ang katotohanan na si Gustavo ang kanyang ama. Meron akong sasabihin na alam kong napakahalaga para sa'yo. Ito ang katotohanan ng iyong buhay. Maribar. Basahin mo. Pero, tama, iha. Ang pamangking ko, si Gustavo Aldama, ay iyong ama. Siya ang iyong ama. Mahal kita, walang hanggan, ibigin ka, ikaw lamang. Itatangi ko, magpakailanman, hinding-hindi ka iiwan. Mahal kita, asahan mo, ang puso ko'y tanging sa'yo, sa'yo.